Isang mapagpalang araw po muli sa inyo mga kapatid. Muli sa araw na ito, samahan po ninyo ako muli sa aking gagawin. Mayroon na naman po tayong kakalikutin, isang CRT TV, Astronan Brand. Kung inyo pong makikita, ang problema po nito ay yung kulay, black and white ang display. Tara po mga kapatid, huwag na po natin patagalin, samahan po ninyo ako muli sa araw na ito sa aking paggawa. Okay, i-plug natin yung ano, yung unit. Ito, tingnan natin dito kung mag-iilaw ba siya. Hindi masyado kita. Yun, meron na siya. Hindi masyado kita. Pero meron na siya. Ngayon, check muna natin kung kumpleto yung voltahe niya. Dito muna tayo sa ito. Dito muna tayo sa B+. Ayun, ang B+ nyo. 111. Tapos, punta tayo sa kanyang vertical supply. Ayan. Meron siyang 26.5. Dito sa 11, sa kabila, sa 12 volts, meron siyang 11. Dito sa baba, sa 15 to eh. 15 volts. Meron siya. Ngayon, tingnan natin dito kung nakakapasok ba yung kanyang 9 volts. Ito yung dalawang, ito yung dalawa na to. Transistor. Kung nakapapasok ba yung kanyang voltage rito. Tingnan natin kung 9 volts at 5 volts. Ito. Ayun. Pasok naman. 4.9. Tingnan natin din sa kabila. Dito, ano to yung 9 volts eh. 9 volts, ito. 9.7, okay, meron naman. Tingnan natin yung kanyang memory, kung meron siyang voltahe. Kung may pumapasok ba sa memory. Na 5 volts to. Memory to eh, check natin kung may 5 volts. Yun, meron. May 5 volts. Baan niya, tingnan natin. Okay, meron. May 5 volts na kumpleto. Ibig sabihin, kumpleto naman yung supply niya. Nakakarating dito sa memory. Tingnan natin kung nakakarating dito sa chroma, dito sa main IC niya. Check natin dito na ako mag-check ito. Ito. Kung may volta. Dapat to 5 volts to eh. Tingnan natin. 5.2, okay. Ibig sabihin, kumpleto naman yung kanyang volta eh. Gumagana naman. May supply siya kumpleto. Ngayon, ang kulay niya ay black and white. Ngayon ay puntahan naman natin yung isa. Tingnan natin kung... Okay, ngayon, punta naman tayo dun sa kanyang supply dito sa CRT, yung sa RGB niya. Check natin itong supply ng kanyang... Ito yung blue. Sa blue. Yung blue niya. 169. Tapos, yung kanyang... green. Ito yung kanyang green. Bulay. Yung kanyang green supply. Oops. Naglaga. Ayan. Yung kanyang green, 169 din. Yung kanyang red, ito yung kanyang red, ito. Ito, yan. 169 din. Ibig sabihin, okay naman yung voltahe niya. Maayos naman. Kompleto naman yung kanyang voltahe. Pero, ang kulay niya ay... black and white pa rin. Check natin yung ano, yung harapan. Okay? Check natin yung harapan kung yun. Black and white pa rin. Wala pa rin pagbabago. Ngayon, i-check naman natin tong yung kanyang color system.
Ngayon check natin yung kanyang color system. Tingnan natin kung kailangan pang i-adjust. Yun, makikita natin na mataas na yung kanyang ano, kulay. Mataas na yung kanyang mga bright. Mataas na yung kanyang bright, yung contrast, yung color, sharp, mataas na siya. Pero ganun pa rin ang kulay, black and white pa rin. Di bali, na-check na natin yung color control. Check natin kung kayang i-ano sa ano, color system. Video, auto, PAL. Can see. Wala rin, hindi nagbabago yung kanyang kulay. Ngayon, isa na lang ang ating gagawin. Try natin magpalit ng memory. Tingnan natin kung magiging maayos siya. Pag hindi pa rin naayos siya sa memory, isa na lang ang ating magiging option. Magpapalit tayo ng chroma o yung main IC niya. Titingnan natin kung magiging maayos siya. Okay mga bro. Di bali ito na napalitan na natin yung ano. Napalitan na natin yung IC, ito yung IC. Ito yung IC na ipinalit ko. Inalis ko. Inalis ko rito. Tapos pinalitan na natin yan na. Same brand lang siya. Astron din siya. Galing to dun sa Astron ito. Yung pinalit ko rito, galing din sa Astron. Kasi Astron to, may board ako na Astron dyan. Doon na lang ako kumuha. Yan o, itong board na to. Same board lang sila. Parehas lang sila. Di bali, kinuha ko lang doon. Ito. Makikita nyo dyan. Ito. Kinuha ko dyan. Parehas lang siya. Ngayon, itatry natin kung may pagbabago ba o nagbago. Try natin, ipa-plug ko lang yung unit. Okay mga bro, di bali na-plug ko na. Tingnan natin kung may pagbabago ba. Wala pa rin. Yung pa rin. Hindi pa rin nagbago. Ngayon, ang huli natin gagawin, papalitan natin ng main IC. Palitan ng main IC. Okay mga bro, di bali nakita natin kanina, pinalitan ko ng memory. Walang pagbabago nung napalitan ng memory. Ngayon, ang last option natin, palitan ng main IC ito. Di bali, hindi ko na ipinakita kung paano ko pinalitan para mas maiksi yung ating video. Pero ito na ito to hawak ko yung ito yung inalis ko na IC na pinalitan ko dito. Makikita nyo medyo yung pag ano yan. Di bali, ang gagawin natin ngayon mga bro, che-checkin natin, ipa-plug ko yung unit para makita natin kung nagkaroon ba ng improve yung ating ginawa. Kung naging maayos ba nung pinalitan natin ng main IC, itong chroma na to, yung ating itong unit na to, kung naging maayos ba. Ngayon ipa-plug ko lang yung ating ipa-plug ko lang itong unit at titingnan natin kung ano ang ano, di bali ipa-plug ko lang. Yun. Ayun, di bali nag-on na siya mga bro. Ibig sabihin gumagana na siya. Ngayon, tingnan natin dito sa harapan.
Yun oh. Ayos na siya oh. Di bali ayos na. Malik na yung kanyang kulay. Yan oh. Malik na yung kanyang kulay, maayos na. At di bali okay na siya mga bro, maayos na. Isang tagumpay na naman yung ating nagawa sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo yung ating ginawa, wag nyo kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share. At i-hit nyo na rin yung notification bell. Para kung halimbawa meron pa tayong ibang mga pag-aaralan o gagawin ay ma-notify po kayo. Ma-update po kayo sa lahat po ng ating mga gagawin. Minsan pa, maraming salamat po muli sa inyong panonood at pagtsatsaga. Pagpalain po sana tayo ng Diyos. Marami pong salamat muli sa inyo.